Morning mga ka-TVU. Kamusta na kayo dyan? Isa na namang fun ride venture ang ating gagawin ngayong umaga. Kamusta sa buong mundo? Sana healthy and safe tayong lahat. Sa mga bago pala nating viewers, ako pala si Katokwang JP, isang bike vlogger based dito sa Los Angeles, California. Ang objective ko, mapakita ko sa inyo ang areas dito sa Los Angeles and surrounding areas. Samahan nyo ako sa aking paglibot tuwing free time ko. At huwag nyo kalimutan palang mag-like, mag-subscribe, and mag-comment na rin sa comment section to. Hit nyo na rin yung notification para every time may bago akong upload, mano-notify kayo. Ang ikot pala natin mga ka-TVU, pupunta tayo ng downtown Los Angeles. Malaking area itong downtown LA, pero specifically ang pupuntaan natin, Angels Flight, LA Market, tsaka pakita ko na rin sa inyo ang Pershing Square. Maraming pwedeng puntahan dito sa downtown LA. So parang ito ang Makati Manila counterpart natin sa Philippines. Ito naman sa right ng Macy's Square. Diyan nagsimula ang TBULA. Iba-vlog din natin yung separately. So kung napapansin, napakatahimik ng downtown Los Angeles compared nung bago mag-pandemic. Sobrang biso dito dati. Ngayon, bibihira. Ilan-ilan na lang ang mga tao. Napapansin nyo itong downtown LA. Maraming movies or clips na dito sinushoot. Naabutan ko rin dito dati nung nag-work pa ako dito. Yung pinifilm nila yung Godzilla. Meron yatang scene doon na may ano ng city. Yung destruction ng city. So dito yung sa downtown LA. Pakita ko muna sa inyo ang Pershing Square. Isa-isahin natin yung mga areas na papasyalan dito sa downtown LA. Tapos kung mapapansin nyo itong 617 building na yan, yung Cicada building na yan, di ba misin dun sa Pretty Woman na nanood sila sa ng theater sa San Francisco, pero dito lang sinuot yan. Kasi dito sa downtown area ng Los Angeles, maraming areas na panglaruan, pang jewelry, mga damit, nandito lahat. Kumbaga, kung sa Pilipinas, para siyang Divisoria. Ito yung International Jewelry District. Tapos ang first stop natin itong Pershing Square. Isa siyang malaking parang venue area or park, heart of downtown LA. Yan. Yan, pakita ko lang sa inyo. Malaki siya sa gitna ng downtown. Ito ang Pershing Square. Ayan. Dati nung before the pandemic, every Wednesday merong ano dito, night market. Pero ngayon wala na kasi bawal pa rin mag-gather sa public ang mga tao. So yan. So next stop naman natin, yung Angels Flight.
And ito yung jewelry area or jewelry district, also known as. So one time, yung dito ako nag-work, nagpunta dito si Mayweather. Bumili siya ng engagement ring para sa fiancé niya. So nakikita yung mga structures, combination ng modern tsaka yung old structures. Sa mga katokwa natin sa buong mundo, yung mga nakaka-appreciate ng mga old architecture, marami dito niya sa downtown LA. Kung napapasin nyo sa curbside, tayo dumadaan kasi walang bike lane, para safe lang tayo. Sarado na rin yung Starbucks dito. Dari dyan ako nagpo-coffee, sarado na rin siya. Ito naman yung subway, yung metro, red line station and purple line. Kung gusto nyo pumunta rito sa side na to, sasakay lang kayo ng subway from west to east yan, going to Union Station. So on second stop natin dito sa Angel's Flight. Ito nga palang Angel's Flight, isang cable car dito sa downtown Los Angeles. Ito ang pinakamaikling cable car, I think, sa buong mundo, if I'm not mistaken. Kasi yung terrain ng area dito sa Los Angeles, hilly siya. Kaya yung unang panahon, instead na maglalakad sila pa, yung pinakamabilis sa transportation ng unang panahon, kaya kayo nariit yung Angel's Flight. Isa siyang cable car. Ayan, packet siya. Sarado pa kasi. So one ride is $1 lang. Pag nag-open siya, pwede kayo sumakay packet, tapos balik din kayo pababa. Public market siya, pero ang ano talaga niya is more on mga restaurants. Ano rin siya, tourist area. Pero kung gusto nyong matry yung mga different cuisines around the world, may kanya-kanya silang booth dyan. Tsaka may enjoy rin nyo rin naman, kasi authentic naman usually yung mga tinitinda nila. Pakita ko lang sa inyo yung loob ng LA Market. So ideally, magandang pumunta rito ng weekday. Kasi pagka ordinary day, pag weekend, sobrang dami ng tao dito. Yan, marami itong kainan. Dulot-dulo siya. So may Chinese. Of course ito, pakita ko mamaya sa inyo yung ating Filipino stall. Huli natin yun. Yan, maraming kainan. Puro mga Mexican food. Pero buti nga walang tao ngayon. Ito siya. So buti na lang ngayon, wala masyadong tao. Tapos marami na rin sarado. Dati punong-puno ito eh. Tapos isa rin sa mga yung pinipilahan dito, itong egg slot, American breakfast. Ito. Ayan siya. Excellent American breakfast. Tapos ito yung pinaka famous na taco place dito. Ito yung kabilang side, Broadway yung sa likod. Pwede rin kayo pumasok dito, tapos pwede rin sa kapit. Yan. Ito yung Villa Moreliana, or ang pronunciation na Villa. Sikat ng tacos yan, masarap. Pero ano lang tayo, mabilisan lang kasi ayokong sumabay sa dagsaan ng mga tao.
hindi pa kasi ako comfortable na yung mag-normalize ang aking routine. Pero sa susunod, papakita ko sa inyo or papa-experience ko rin sa inyo kung paano mag-dine-in dito sa downtown Los Angeles pag pwede na. Kaya medyo mabilisan lang din ang ating ano, galawan. Pero I assure you, masarap ang pagkain dito. Pricey siya in a sense, pero sulit. Kaya daanan nyo rin tong area na to, LA Market. Tapos ito ang kaisa-isang Filipino inspired. Ayan, Filipino rice bowl. So ito siya. I-feature ko lang yun, nakakatawa. May draft, may San Miguel draft beer sila. Tapos pulutan nila Filipino bar bites, may Filipino barbecue ribs. Sarado pa sila eh. Ayan yung rice bowl sila. May arroz caldo, adobo fried rice, lechon manok. Tapos meron silang parol. Tapos pwede kayo. Yan, tryin nyo. What time do you open? We're closed today. Oh, you're closed today. Oh, yeah, yeah. We'll be closed for a month. Oh, for we a month. We'll open back up tomorrow. Oh, okay. That's right, 11:30. I'm Pinoy and then... Opo. Yeah. Yes. And then I vlog as well. Bukas po. Bukas? Opo. Oh, sayang, no? Ipo-feature ko sana yung food eh. Ay, ito rin yung po. Oo, pakita ko na lang. Sa harap, sa harap. Oo, sa harap. Oh, hain na lang kayo. Sige. So sarado pa raw sila. So ang pangalan ng kanilang ano, Sari Sari Store. Ayan. Tapos ito yung ano, isa sa mga photo op ko dati. Ang ganda, no? Ayan. Isang electronic mural ba ang tawag dyan? Pero hopefully sana ano, bumalik na tayo sa, I mean, yung new normal, maka-adapt na tayo na mabilis. At sana lahat mapabakunahan na para in a way on the side, ma-appreciate natin lahat kahit ng mga mamalilit na bagay. So, paano mga ka-TBU? Until our next fun ride.